Hello guys, ito ang puno ng guayaba, no? Kukuha ako dito mga guys ng dahon, lalagain ko kasi maganda po ito sa may mga sakit na high blood at saka may mga diabetic at saka iba pa, pampababa din ng ano to, sugar, pababa sa dugo natin, sa circulation ng ating dugo. Kuha ako ito ng dahon ng guayaba, no? Ito po yun, oh. Guayaba. Guayaba. Kuha ako ito ng 21 leaves. At saka lalagain ko daw nito. Subukan ko. Ito. Guys, yung mga dahon na kinuha ko. Ito na guys, yung mga dahon na kinuha ko. At saka, hugasan ko ito. At saka, lalagain ko dito sa apoy. Nagpakulo na ako guys, oh. Nagpakulo na ako. Katapos, pag nakakulo na dyan, ilagay ko itong dahon ng guayaba, no? Yan. Dahon ng guayaba, no? At saka, hugasan ko ito, guys. Tapos ko ng hugasan ito, ilagay ko sa pinakulo na tubig for 5 minutes. Kailangan hindi masyado siya lutuin, pakulo.
kailangan paglagay natin ito mga guys, kailangan nakakulo na yung tubig. Kasi daw ang sabi nila, hindi na daw maganda po ang sumura sa pagkulo. Pakuloan na pala guys, pakuloan ko na to. Tapos hintayin ko siya na kumukulo na po. Pinaano natin itong apoy. Ayan. Kulo na pala. Kumulo na yung tubig. Tapos ilagay na natin yung kinuha natin na guayaba noon na 21 leaves. Pakuloyin natin to ng 25 minutes po. Hindi na masyadong lutuin siya. Pagpakuloan, lutuin. Kasi masyado, kailangan natin ng 5 minutes lang po. Tapos, takpan natin siya. Ayan. Tayin natin, makakulo na. Nakumulo na siya. Tayin natin siya ng 5 minutes. Tapos, ayun na. At saka natin. At saka maganda daw ito inumin bago yung pag-isa natin ng umaga na walang laman ang dyan. Namin natin daw to. Yung walang laman ang dyan, inumin natin. Kuha tayo nito at saka yung tamang-tama lang na kaya natin na inumin na yun. Medyo malamig na siya. Ayan na guys, so hintayin natin na 5 minutes na maluluto na siya. Maluto, hintayin natin na siya nga aabot ng 5 minutes at saka natin. Gagamitin. Maganda talaga po ito sa mga ano, taas ang sugar, yung sa mga hypertension, lakas makapababa ng dugo po dito, yung guayaba no leaves. At saka yung sa may mga cancer, maganda po talaga. Ng 5 minutes po yan. Yeah.
2 minutes na lang po. Ano natin siya? Tanggalan natin sa apoy. 2 minutes na lang. Hintayin natin guys. 1 minute na lang, 1 minute. At saka tanggalin na natin dyan sa apoy. Napakalabas ng apoy. Pasensya na po kayo sa cellphone ko. Ano ba ito? Parang patay-patay siya. Ayan guys, buti na lang umilaw yung cellphone ko. Ayan, piting na natin kung tapos na ba. Malapit na po. Ayan, tatanggalin ko na yung takip at saka kukuha na ako ng ano tawag ito, yung nilaga na tawag nito kuya pano. Ayan, ito na po, kumuha na po ako, lagay ko sa tasa. Guys, kumuha na ako. At saka panalikin ko. Ayan. Ito na po yung nakuha ko na katas ng ilaga ng kuya Bano. Guys, ayan na po ang guyabano. Palinigin ko to guys at saka inumin ko. Pag okay na kaya na natin inumin, pwede natin inumin. Maganda inumin natin to guys yung sa umaga na wala tayong kain pa, walang laman ang tiyan natin. Maganda inumin ito yung walang kain ang walang laman pa ang tiyan. Basta sa 20 leaves, 21 leaves mga guys, kailangan mo ng 1 litrong tubig ang ilagay. Pakuloyin muna masyado yung tubig at saka bago ilagay yung dahon. After paglagay ng dahon, magbilang tayo ng 5 minutes at saka tanggalin na natin. At saka kukuha na natin ng pwede na natin inumin. Hanggang dito na yun lang guys. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe yung channel ko. God bless and take care.